بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, ang tanong ng mga kapatiran natin, kung sakali po na hindi siya nakapagsala ng duhur o anumang obligadong sala, dahil halimbawa na tulugan niya o kaya ay nakalimutan niya, pagkatapos ay inabutan siya ng sumunod na sala, ano ba ang dapat niyang unahin? Halimbawa, nakatulog siya ng duhur at nagising siya ng asar. So, inabutan siya ng asar, ano ang dapat niyang unahin? Yung duhur na nakalipas o yung asar na inabutan siya na isinasagawa na yung asar? Ganun din po halimbawa, nakatulog siya at inabutan siya ng duhur at na hindi siya nakapagsala ng fajr. At ang ilan sa mga kapatiran natin, tinatanong din nila, paano nga ba isasagawa at ano ang intensyon? So, ang intensyon po, hindi po kailangan na bigkasin yun. Alam nyo po na hindi kayo nakapagsala. Halimbawa, na isang obligadong sala, alam na po ng Allah na isasagawa nyo yun, na papalitan nyo yun. At kung paano nyo po naiwanan, ganun din nyo po papalitan. Halimbawa, yung duhur, 4 raka'a, siyempre papalitan mo ng 4 raka'a din po. Kung fajr, papalitan nyo rin po ng 2 raka'a. Ibang usapan dito kapag galing ka sa paglalakbay tapos dumating ka, hindi mo nasalahan yung nasa lakbay, paglalakbay ka, o kaya ay bago ka naglakbay mayroon kang nakalimutan na sala tapos sinabutan ka sa paglalakbay mo na hindi mo na isagawa yung sala na yun yung time na ikaw ay nasa bahay pa lang na residente ka. Kumpleto ba yung sala o hindi? So yan po ay tatalakay natin na ihihiwalay po natin ang video niyan. Ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, ano ba ang dapat na unahin? Dito nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama at ang pananaw po ng karamihan sa scholar natin ay obligado po na unahin ang nauna. Halimbawa, hindi ka nakapagsala ng Maghrib at inabutan ka ng Isha, so magsasala po tayo ng Maghrib muna bago po yung Isha. Ang ilan sa mga ulama, sabi nila, walang problema kung may mabigat ka naman ng dahilan, kaya mo na iwanan yun. So, walang problema na unahin mo yung kasalukuyan. Halimbawa, Maghrib na at hindi ka nakapagsala ng asar. So, walang problema na mag-Maghrib ka muna, then isunod nyo po yung asar na kulang ninyo. Sa mga nagsabi na obligado na unahin ang nauna, pinahihintulutan sabi nila na unahin yung kasalukuyan na sala. Halimbawa, hindi ka nakapagsala ng asar, inabutan ka ng Maghrib. Nung inabutan ka ng Maghrib, ang problema, patapos na rin po yung oras ng Maghrib, papasok na po yung Isha. So, anong unahin mo? Yung asar o yung Maghrib na patapos na rin po? Kasi kung unahin mo yung asar, lumagpas na naman yung Maghrib, aabutan ka na ng Isha. Dito, sabi ng ating mga ulama, kapag kapaubos na po yung oras ng bagong sala, halimbawa Maghrib, maubos na yung sala ng Maghrib, papasok na yung isa, ilang minuto na lang. So dito, pwede mo nang unahin daw yung Maghrib bago po yung asar kasi maubos na po yung kanyang oras. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung labanan sa Ghazwatul Khandaq, inuna niya talaga yung nauna kaysa sa nahuli. Kasi hindi sila nakapagsala ng duhur, hindi sila nakapagsala ng asar hanggang ng Maghrib. So inutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inabutan sila ng Maghrib, inutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Bilal na mag-ikama, nagsala sila ng duhur, din mag-ikama ulit, din nagsala sila ng asar, din mag-ikama ulit, din nagsala sila ng Maghrib. So ganyan po yung pagkakasunod-sunod. So dito ang ito po yung dalilo katibayan na obliga na ang dapat na unahin ay ang nauna pa rin. At ang sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man nasi an salatin aw nama anha falusalliha idha dakaraha. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, fala kafarata ila dalik. Kapag daw nakalimutan mo yung sala o natulugan mo, papalitan mo daw agad sa oras na naalala mo. Ibig sabihin, agad-agad, ura-urada, palitan mo yung nakalimutan. So ganun pa man mga kapatid, kahit sanang unahin natin, wala namang pong problema dahil hindi naman ito na pagkasunduan ng ating mga ulama. Pero para sa akin, ang mahalaga, kung malawak pa po yung oras nung sala na inabutan kayo, halimbawa Maghrib, malawak pa pong oras niya, so unahin po natin ang asar muna o yung nakalipas na sala bago po yung kasalukuyan. At tungkol naman sa halimbawa, sa babae walang problema sa mga babae kasi wala po silang salatu al-jama'ah. Ang problema lang dito kung lalaki, halimbawa hindi siya nakapagsala ng Maghrib tapos magsasala siya ng hindi siya nakapagsala ng Maghrib tapos sinabutan siya ng Isha.
Yan. So, paano niya, ano bang unahin niya? So, katulad din na sinabi ko, pwede mong salahan yung kasalukuyan, then palitan mo na lang pagkatapos ng imam magsala, ng isya, palitan mo yung maghrib. O kaya mag-maghrib ka muna, then saka mo palitan yung isya kasama ang imam. So, ang tanong lang naman dito, paano niya papalitan? So, dito, inshallah, ihihiwalay natin ang talakayin dito kung paano ang paraan ng pagpapalit na inabutan mo yung imam na nagsasala ng isya tapos hindi ka pa nakapagsala ng maghrib. Ang mahalaga po, ano bang dapat naunahin? So, walang problema kahit sa naunahin mo, pero ang pinakamainam, unahin mo pa rin ang nauna dahil yun po ang ginawa ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at yun po ang mas matibay ang katibayan. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.